Almost a quarter of men who were surveyed, 24.8%, experienced sexual violence involving physical contact, including rape. Approximately, 1 in every 6 women and 1 in every 10 men experienced sexual coercion. It is approximately 19.2 million women and 10.6 million men are suffering from sexual violence that they will bring for their lifetime. Inihahandog ng Group 3 ang isang presentasyon na kung saan malino na ipinapakita na dapat nang iwaksi ang victim blaming. Kasalanan mo to. Mamatay ka na lang. Kadiri ka. Puti nga sa'yo. Kadiri ka. Guys, alam niyo ba si Layla? Kung magsuot, kita yung buong pagkatao niya. Kala mo naman maganda. True, kala mo kaganda. Ang tsaka niya naman. Hindi sila bagay ng boyfriend niya. Alam niyo ba? Wala na siyang moral sa sarili niya. Like, binigay niya na ata yung sarili niya sa jowa niya. Doon ako magtataka kung isang araw buntis na siya. Kasalanan niya yun. Ano yun? Huwag ka mabibigla, ah. Babe? Buntis ako. Ha? Ano? Kailan pa? Hindi sa akin yan, ah. Babe! Saan mo lang pinapaangon? Walang umaangon yan. Bahala ka dyan. Kasalanan. Bahala ka na nga dyan. Alam nga gawin ko. Nito-nito na ako. Victim blaming is the attitude which suggests that the victim rather than the perpetrator bears responsibility for the assault. Victim blaming sometimes may result to depression or worse, suicide. Ikaw, biktima ka naman ng paninisi. Hanggang kailan? Hanggang kailan ka mananahimik? Oras na! Oo, oras na para sa akin na sumisira sa ating dignidad! Hey!
at masilbi. Liwanag sa dilim mong magitin ang bagong awitin. Liwanag sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbi. Liwanag sa dilim mong magitin ang bagong awitin. Ayan na naman sila. Nakaturo na naman ang kanilang mga daliri sa biktima. Sumisigaw ang kanilang mga mata na waring nagsasabing ikaw ang nagsimula. Sinisisi ang iyong suot na damit na sa kanilang paningin ito ay maliit kanilang sinasabi na ikaw daw ang nangakit kaya ikay kanilang hinapit-palapit din na lang sa kung saan na lugar na madilim at dun ginawa ang kanilang lihim. Di pa na kontento pati buhay mo kinuha din. Ayan na naman sila. Pilit nilang sinasabi na kung hindi maliit ang iyong suot na damit ay hindi sila maaakit, na kung hindi mo pinakita ang makinis mong balat ay hindi sila mag-iisip na ikaw ay alayin. Ayan na naman sila. Sinisisi sa biktima ang pangyayaring di maganda na sumira sa kanyang buhay. Sinisisi sa biktima ang pangyayaring hindi naman niya ginusto mangyari sa kanya, kasalanan pa rin ba niya? Kung sa isip na lang may gumawa ay ang alayin siya, wala na sa biktima ang problema kung hindi sa paisala. Huwag ninyong ipilit na ang damit ang problema dahil kapag libong na ang nagsimula, tapos na ang istorya. Ayan na naman sila. Binabalik pa rin sa biktima ang problema. Hindi tinitingnan ang tunay na istorya, isisisi niyo pa din ba? Kung maging ang mga sanggol na walang kamuang-muang ay kasama rin sa naging biktima nila, itagdag mo pa. Ang mga matatanda na di na kayang ipaglaban pa ang kanilang mga sarili ay nadamay pa. Ano pa ba? Ano pa ba ang kaya niyong isisi sa biktima na ngayon ay wala na para ipaglaban ang nawala sa kanya? Nakatali ang kanyang kamay at paa. Pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Wala siyang magawa kundi sumigaw, umiyak at humingi ng tulong. Ang pansamantala nilang kaligayahan ay nagbigay ng gabi-gabing pambungot sa kanya. Gusto niya itong makalimutan, ngunit paano? Kailangan niya ng tulong, kailangan niya ng pag-unawa, ngunit ang kanyang natanggap ay tawa, paninisi at pangungutya. Siya ay biktima ng pangakusa na sumisigaw ng hustisya. Ngayon, tama bang isisi sa biktima ang nangyari sa kanila? Itigil na ang pagkulong sa kanilang mga kalayaan. Tama na ang ginagawang pang-aabuso sa karapatan. Sama-sama nating wakasan ang ganitong uri ng lipunan. Ating itigil na nakagawian dahil sila ay tao rin na may dignidad at dapat respeto. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain.
just a fact.